ato, YouTube lang ako nakikita. Bago. Ayun, ayun. Welcome back again mga idol dito sa BJM Biker TV. So today's video, hihintayin nga po natin yung pick up ng kambing ni Sir Mac Gatchalian at si Sir Francis para kunin nga yung pinareserve, pinareserve nila sa atin na isang doling at isang buckling na natitira nga dito. So ngayong araw, samahan nyo kami. Let's go! So, isang magandang araw po sa ating lahat. So, eto nga mga idol, hinihintay-hintay lang natin yung pick up na ng ating isang traditional buckling at yung isa nating red doling na pinareserve ni na Sir Mac Gatchalian at ni Sir Francis. So, halos ngayon lang natuloy kasi nung mga nakarang araw at kukunin na yun. So, narisked na narisked. So, ngayon po daw yung pinaka-date na kukunin nila yung mga pinareserve nila. So, tamang-tama, nagkasabay po sila. So, yung ating nanditong traditional na isang buckling at saka yung red doling natin, balik kukunin na po ngayong araw. So eto, nagpapainom muna tayo ng mga laga natin. Yan o. No, halos katatapos-tapos lang nilang uminom nung iba. Tapos eto dito, mayroon tayo ditong inahin na halos medyo matabang siya uminom ng tubig na may molasses. Minsan, hindi natin alam kung nananawa ba sila sa ganung sistema o minsan may pagkakataon talaga na ganun yung ugali nila. Kumbaga minsan para may hinahanap po talaga silang lasa. Pero naman, iyan naman talaga yung nakasanayan nila, yung tubig na may molasses. Ayan o. Kung napansin nyo, meron pong tirang konti. So, dati ubus lagi yan ang mga alaga natin. Kumbaga lagi simot na simot yung mga binibigay natin painom sa kanila. Pero ngayon, medyo nag-iiba yung appetite nila. Minsan hindi nila nauubos. Kasi nga yung molasses natin na binili ngayon, iba po, kumbaga ibang-iba siya dun sa mga nauna nating molasses na binibigay sa kanila. Pero pag tatagalan naman, nagpapagod din naman, bumabalik yung dati nilang ugali, nauubos din po nila yung mga binibigay natin sa kanila. So eto yung nanay nung traditional na kukunin ngayon. So dito, bali unang anak niya nga po yung traditional buckling na kukunin ni Sir Mac Gatchalian. So yan o, so buntis na ulit yan ng US, ng ano, US Dapple. So yan, tinapon yung painom o. So eto, isa yung unang anak niya nga, yun yung naging anak niya, yung solo buckling na traditional na kukunin nga ni Sir Mac ngayon. So bali pinareserve niya yung sa atin dati, pero plano natin talaga noon, gawing materialis. Kasi unang anak nitong inihin natin na yan, tapos ang ganda ng inilabas. Pero ngayon naman, eto is buntis na uli ng 1 month. So yan o, yun yung tsura niya. Then yung red natin dito sa dulo, yan o. So buntis rin yan mga idol, yung mga naging anak niyan na ano na po natin, napadeliver na natin kay Sir Geno naman, Mansano. Yan o, eto yung traditional nating inahin. So yan, bali nakapanganak na siya ng isa. So ngayon possible, kinross natin to sa dapple. Yan o, so possible magkanak yan. Hindi na tayo aasa na fully dapple kasi nga traditional siya. Kasi minsan pagka dapple yung sumampa, kinakailangan yung inahin mo red para makapagpalabas ka ng full dapple po na duling o kaya buckling. Pero since sa traditional itong inahin natin na to, yan o. So possible na baka yung pinakaulo niya lang na may red, yung may lumabas na spotted dapple. Kumbaga eto, yan yung pagka-red head niya, sa mga magiging anak niya, possible lumabas is yung dapple head, tapos yung katawan, white po. Kasi nga, traditional yung inahin. Pero minsan naman may lumalabas po na fully dapple kahit yung inahin na ginamit natin is traditional. Kasi pagka once ang breed po kasi tayo ng dapple, pinakamaganda talaga is dapple to dapple. Para 100% yung ianak po nila dapple. Eh since na wala naman tayo ganong kalaking pera para mag-invest sa mga inahin na dapple. Kasi yung mga dapple na inahin, almost 350k to 380. So napakamahal talaga. Kaya etong red na lang yung ating, yung mga red na yan, eto. Yan, so yung mga red na yan, yung ating gagamitin
na materyales para makapagpalabas ng DAPOLD. So papasampahan natin sila sa DAPOLD. May malaki na po yung chances na maglabas sila ng DAPOLD, mga idol. Yan o. Yung mga red natin ay na yan. Eto mga red na to, nakapanganak na ng isa. So ngayon, na anakalahi na po dito sa mga yan, is yung US DAPOLD nga po, mga idol. So nakaka-excite yung magiging palabas sila. So sana makapagpalabas tayo ng US DAPOLD. So etong isang to, yan o, etong red natin na to. So tatay nito, DAPOLD, yung nanay niya naman red. Kung magamana siya sa nanay niya, malakas yung dugo nung inahin. Kaya siguro red yung lumabas. So sa mga nag-i-inquire kasi sa akin, wala pa kasi tayo ngayong available na DAPOLD. So ngayon, nagpa-project pa lang tayo na makapagpalabas nga po ng mga DAPOLD. So ganun talaga, may, kumbaga pag sinabi kasi natin mga DAPOLD, DAPOLD goats, kinakailangan talaga natin mag-invest sa malaki kung gusto natin magkaroon ng mga DAPOLD. Kasi hindi biro yung mga presyo ng DAPOLD, sila yung pinakamamahal. Then yung mga original naman ng mga traditional, ayun yung kalimitang mas mawawala yung presyo kaysa sa mga red. Kasi yung mga red po mas mahal sa traditional. So bigyan ko kayo ng example, yung mga traditional na full blood, naglalaro po yung presyo nila sa 35k to 50k. So minsan kasi, depende kasi yan sa quality ng kambing, tsaka sa genetics, tsaka yung mismong physical appearance ng kambing na binibenta. Then yung mga red naman na full blood, umaabot niya ng mga 80k. 70 to 80k yung mga full blood red buckling, kasi ayun naman talaga yung kalakaran, lalo na pag quality talaga. Then yung mga DAPOLD naman halos pag mga buckling yung bibili nyo, so mga edad 4 months, minsan makakabili kayo dyan ng mga 150k, 120k. So depende po sa breeder. Pag naman yung inahin ng DAPOLD is red lang, nakakabili lang tayo dyan ng mga halagang 120k, 140k. Pero once na DAPOLD to DAPOLD, ibang usapan po yung pinaka-presyo nun. So minsan kasi pagka DAPOLD to DAPOLD, nagpe-presyo talaga yan ng 180k, mga idol. Kasi ang ginamit na inahin, DAPOLD, US DAPOLD, tapos yung ginamit na back, US DAPOLD din. Kaya 100% yung breed niya, fully DAPOLD. So unlike sa mga red, pag nagpalabas ka sa red ng DAPOLD, may chances na yung DAPOLD na binili mo is mag-produce ng red, dahil nga yung nanay niya is red po, mga idol. Kaya napakalaki ng difference po. Kaya sa mga newbie natin dyan na gustong mag-alaga nga po ng mga gantong hybrid na kambing, yung mga full blood pure breed, so magtsaga-tsaga muna po kayo sa mga upgraded o kaya yung mga native, lalo na nagsisimula pa lang naman kayo, huwag nyo pong madaliin. Kasi kami talaga nagtsaga kami nung una na mag-alaga lang ng mga native, so kahit hindi ganun kagaganda yung alaga namin, nag-enjoy kami, kumbaga nag-gain muna tayo ng experience doon sa mga alaga natin native. So once na nagkakaroon na tayo ng kunting knowledge, idea, experience sa pag-aalaga, nalalaman natin yung mga basic na gamot, yung mga kung paano gamutin, yung mga iba't ibang sakit, saka po tayo naglakas ng loob na mag-invest nga sa full blood. So kahit paano naman, kahit backyard lang tayo, is nagkakaroon po tayo ng magagandang materialis, mga idol. So dito, sisilipin natin yung isa nating inahin na halos mga nganak nga po sa mga susunod na araw. Pero ito talaga tunay na, aanak na to sa mga susunod na araw. So ito is yung nalahian ni Rico. Yan o, yung anak ni Rico, nakasampa dyan. Yan yung chan niya. Hindi pa kumakain yan, mga idol, hindi pa nakain yan. So pagka once na malapit na umanak yung inahin, at talagang kabuwanan niya na, ilang araw lang aanak na, kahit hindi pa yung kumakain, talagang yung chan yan, parang puputok mo talaga sa laki. Tapos yung daddy niya, yan o, sumangkal na talaga. Dati hindi ganito yung daddy niya. Yan yung inahin natin. So ito is possible, unang pag-aanak niya po ito, mga idol, dahil ito is binili natin dumalaga. Yan o. So ito, dumalaga natin nabili. Yan yung nakasampa dito is yung red bower na si Rico. Yan o. Kabang-abang yan, mga idol. Yung itsura niya. Sana nga maging successful yung paglilabor niya sa mga susunod na araw, kasi nakikita ko na talaga, mga idol, na nalalapit na to. So marami nagpapareserve dito, kaya nga lang, eh, hindi pa natin masasabi kung ano yung magiging anak niya, kaya hindi po muna natin ino-open sa reservation. Hintayin na lang muna po natin umanak, kasi sabi nga ng iba, wag muna tayo magbilang ng itlog hanggat hindi ito. Wag muna tayo magbilang ng mga possible na mabibisa hanggat hindi ito nangingitlog. Kumbaga, ayun yung mga kasabihan. Kaya hihintayin muna natin na umanak nga itong inahin natin bago po tayo mag-post ng mga ready for reservation. Kasi kaya naman, hindi naman sa pag-ano, kaya marami kumukuha din po sa atin.
meron kasi ako dito mga palahian na once na nakapanganak sila, nagpapareserve po yung iba natin, mga manunood, yung mga kaibigan natin, yung mga nagtitiwala sa atin. Kumukuha po naman kambing sa atin na hybrid, mga full blood, pure breed. So nagpapareserve sila. Halimbawa, itong red, umanak. Pag nakita nila sa post ko at nag-inquire sila sa akin, nakita nila na may nanganak na. So nakurso na daan nila. Ipapareserve po nila yun, nagpapadala lang sila ng reservation na halagang 5K. So sa halagang 5K, may reservation ka na, yun na talaga yung kambing niyo kahit mahal talaga yon. So halimbawa, yung tunay na presyo is 35K. So papadala lang siya ng 5K. So yung 30K, pwede mo yung gawing installment. Kaya lang, once na yung kambing is nasa 4 months na, pwede na i-release, 3 to 4 months, kinakailangan yung pinaka-balance mo, mabayaran mo muna bago po natin ipadala po yung kambing sa lugar nyo. So halimbawa, pinareserve niya. So yung kambing, kapapanganak pa lang. Halimbawa, January 1, pinanganak. O sabihin na natin, August 1, pinanganak. So meron ka pang 3 months. So August, September, October, sabihin natin hanggang November. So hanggang November, meron ka pang 4 buwan para mag-installment ng pinaka-presyo na binigay ko sa iyo. So sa halagang 5K nga, nakapag-pareserve ka na. Then pwede mo namang hulug-hulugan lang yung mga balance mo hanggat yung kambing po is maliit pa at lumalaki pa lang dito. So once na fully developed na yung kambing, malaki na, pwede na natin i-release. Kinakailangan po na mag-fully payment na po tayo bago po natin ipa-deliver yung kambing. So ganun kaganda kasi hindi ka mabibigla sa babayaran mo. Kumbaga sa iba kasi wala kasing ganun. So minsan may mga nagpapareserve din naman. Pero yung sa ating kasi is parang tulong din natin sa mga kapwa natin na mga ka-goat racer na gusto nga mag-alaga ng mga hybrid na ganito. Yan o. So kasi yung iba mga upgraded native yung alaga. So gusto nila kumuha sa atin ng purebred full blood na buck para ma-upgrade po yung mga lahi ng mga kambing nila. So ginagawa nga natin, pag may nakapanganak dito, inaalok natin. So magpapareserve sila. 5K lang papadala nila. Reserve na po sa kanila yung kambing. So minsan every month, every 2 weeks, nagpapadala sila pa 5K, pa 10K. So kahit pa paano, pagkukunin na nila yung kambing, konti na lang yung balance sila. Kumbaga, malaking bagay kasi hindi po sila mabibigla. So gaya ng red na yan, you know, yung red na yan sa dulo, yung buckling na yan, pinareserve ni Sir Dong. So yun is island born na. Imported yung nanay niya, imported din yung tatay niya. So yung tatay niya is US. So galing po yung nanay niya, galing sa Rizzo Farm. Yung tatay niya naman galing din sa Rizzo Farm, so imported din. Ito, pinareserve ni Sir Dong Cabrera. So shoutout po sa iyo, sir. So si Sir Dong, nagpadala nga ng reservation niya doon sa kambing na yun. So pinareserve niya na yun. Then, every month, nagpapadala po siya ng pera na pinakahulog niya dito sa kambing na yan. Para kahit papano daw, pagka malaki na talaga at pwede na makuha, pwede na i-release, hindi po siya mabibigla sa kanyang babayaran. Kasi yung presyo naman natin, hindi naman tayo overpriced. Kumbaga, kung ano po talaga yung kalakaran at based lang po sa quality ng kambing, yung ating ibinibigay na presyo, mga idol. Yan, no? So yan, nagpapakain tayo ngayon. Mixing of ipil-ipil naman to, tsaka kakawate. So yung legume sa kakawate, yun yung itsura niya. Yan, no? So safe po ito sa buntes. Safe din po sa lahat ng kambing itong kakawate. Kasi may magtatanong kung safe ba yung kakawate, ipil-ipil sa buntes. So safe po yan. Wala naman pong masamang epekto yan. Napakaganda pa nga po yun sa mga alaga natin. So yan, no? So yan, mantusawa na naman sila dyan ngayon. Solve na naman yung mga yan. So hintay-hintay na lang natin na maubos sila halos lahat yan para dadagdagan po natin ng konti mamaya. Once na, kulang po sa kanila. Kasi minsan pagbitin, dinadagdagan natin para kahit papano mamayang gabi. Since hindi na sila nakain sa gabi, hindi na tayo nakukumpay. Busog na po sila. So pwede tayo magpainom sa hapon. Pagka minsan kasi, may mga gusto pang uminom dyan. Kasi pag napainom po kasi ako, mga 2 to 3 p.m. Pagkapainom ko, magpapakain naman ako. Tapos pag maaga nila naubos, pinainom ko sila. Pero minsan hindi na po sila umiinom. Kaya yan, no? Kita nyo naman po. Marami na po tayong nilagay na mga pagkain nila. Bisi-bisi kagagalit ko lang kasi nearby siya dahil yung pinuntahan ko yung ano, may pagsasabungan ng ano, pagsasabong kasi ito Sabado eh. Sa Cuenca po? Oo. Andun yung ano po, laking po. Bali ito po nanay. Butes ulit. Oo. Bali yung kapatid, yung mga kapatid po, yung mga anak niya, nakuha na. Oo, siya na lang naiwa. Oo, di ba lalaki ang naanak?
nakuha na po. Ano galing sa kanin galing yan? Ito po eh, dati pa namin nakuha sa Kalatagan. Bata pa. Yan, sa'yo na pala yun eh. Tara, ganito na. Asan yung sinasabi mo sa akin na ibibenta mo na ano? Malaki na na ano yun? Ano yung kung pag-iisipan pa? Ha? Ano ba yun? Kaya po, ano na po kasi nakuha na eh. Ah, nakuha na? Ayun ba yun yung ano yung hindi na-contest? Opo, nakuha na po. Ito po yung ano? Ayan na. Oh, maganda naman, maganda naman. Ay, ilang buwan na ba yan? Ano na po yan? Siguro mag... Ito, ano to? Ito po yung bago kong kuha. Ah, binili mo lang din? Opo, gawa nang mag-iwas po ko ng ano eh, inbreed eh. Oo. Bakit po kasi pag nag-i-inbreed ah, niya? Ano, babae, lalaki? Lalaki po. Pang ano? Anak po, kayo po yung nireserve ko sa inyo. Oo, saan siya pwede yung ano? Scott? Kahit saan po yan, pero pinakaganda po yung sa double na. Opo, kasi kaya ganyan din ang pula. Malaki na po yung chance na mag-double ng anak niya. Yung ganda nga po ng pagkarin niya eh. Hindi siya... Hindi siya... Parang siya sa nanay, di ba? Ano, kakawate? Kakawate po yan. Ayan, kinakain nila. Opo, pero ngayon lang po yan namin kinipigay dahil sanay po siya sa ipi. Yun na nga eh, yun na sa sana sabi ko, wala akong gipil eh. Yun siya sanay ko, wala akong gipil sa park. Hindi na, nakakain naman po yan kahit ano. Tetalid? No? Nagkakain niya sa mga... Tsaka damo yung ano, yung damo na ano, na ayun yan dito na ako, yung ganyan yung... Nipil. Nipil. Yun na marami sa akin eh, nipil. Tsaka meron ako yung mga sa tanim ko na ano, yung Madali kakao. Ayaw, madali kakao. Tsaka... Mulberry. Kasi yung ano ko, kumakain pag dahon ng nyug eh. Triplet play po ito. Tapos, ang tatay po nito, Red Dead. Yung pinakauna ko pong Red, si Lebron. Si tatay niya. Si nanay niya po, Red Dead. Ngayon, maganda ito i-cross. Sa double na. Ayan nga po, sabi ko nung nakaraan, papakon yung mukha ko kunin para mas maganda ko. Ngayon, solo niya ka. Solo po sila kumakain dalawa. Kasi parang ano siya? Makulimlim po. Makulimlim po kasi kanina. Sino pa konti dito sa may aral? Nga po. Hanggang po. Hanggang ano lang. Hanggang YouTube lang nga po. Nakikita. And eto nga mga tropa, so paalis na nga po. Eto nga si Sir Francis. So kinuha niya na nga yung pinareserve niya sa atin na Dowling na red po. So eto is almost going 5 months sa mga idol yung kinuha niya nga sa atin. So eto is matagal niya na nga pong pinareserve. So yan po is yung anak po ng ating triplets line na ating inihin po mga idol. So ngayong araw naman, matapos nga kunin ni Sir Francis, eto naman yung tagakuha nga ni Sir Mac Gachalian nung kanyang pinareserve po sa atin na full blood traditional buckling. So eto ngayong araw kukunin din to mga idol dahil halos magogoing 5 months rin to. So medyo mahirap na i-handle kasi nga syempre alam niyo naman sa edad na ganyan nagiging agresibo na yan. So eto at last kukunin na nga po ni na Sir Mac Gachalian yung pinareserve nilang traditional buckling. So ngayon wala na po tayong available dito na for release. So yung iba po sina Sir Dong, sina Sir Melvin at si Sir Richard po, may mga pinareserve po sila sa atin. So sa mga gusto pong magpareserve, pwede naman po kayo mag-direct message sa akin. So depende po yan sa mga paanakin po natin sa mga susunod na araw. So eto na nga, paalis na nga po sila. Papunta na nga po sa Kalatagan kasi dadali muna daw to sa Kalatagan dun nga sa, dito nga sa pinsan ni Sir Mac Gachalian. Kasi si Sir Mac nasa ibang bansa, so pinapalagaan niya muna. So once na nakauwi siya, sa kanya po daw i-handle na maayos yung kanyang mga alaga. So siguro nag-iipon-ipon lang din si Sir Don sa ibang bansa po. Tapos pag-uwi niya po dito, eto nga mag-goat farm siya dahil eto po yung matagal niya rin po daw na
pangarap. So nagpapasalamat po ako sa inyong tiwala, Sir Mac. Eto, pauwi na po sila. So dadalhin muna siguro to sa Calatagan. Dito nga sa pinsan ni Sir Mac Gatchalian. So eto, ayaw pang umalis. At iyak ng iyak. So ganyan talaga, simula lang naman talaga ganyan. Pero once sa mga makatagal na mga isang buwan, umaamo na rin naman sa mga bagong amo. So yan, no? Bye-bye. Tinggi, ingat kayo. So yun nga mga idol, so successful nga po nakuha nila yung mga pinareserve nila sa akin. So shoutout kay Sir Mac Gatchalian at kay Sir Francis. So maraming salamat po sa inyong lubos sa pagtitiwala sa akin. At sa pag-avail nyo nga po ng isang traditional backling ni Sir Mac at isang red dowling ni Sir Francis. So yun po yung mga pinareserve nila. So ngayon po is ingat po kayo sa biyahe pag-uwi. So maraming salamat po sa inyo.